So, kumusta kayo mga ka-jam? So, ngayon, meron tayong gagawing isang reaction video. So, itong video na to is tinag sa atin. Itong si... pangalan na niya is si Mafi Mook Sila. So, tinag niya ako dito sa video na to at sabi niya, ikaw agad yung pumasok sa isip ko nung napanood ko yan. Ikaw yung tao na nagbibigay ng pagkakataon, especially sa mga taong medyo kapos na gustong maabot yung pangarap nila. Saludo po ako sa inyo, sir. Maraming salamat sa iyo, Mafi, and maraming salamat sa pagtitiwala at saka sa mga nagtatag din sa akin ng iba pang mga videos dito sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. And sa mga susunod din, gagawin din natin ng reaction video, yung mga tinatag nyong mga videos sa atin na mga kahit paano, is talaga nagva-viral talaga sila. So itong gagawin natin ng reaction video ngayon is nag-viral talaga siya. Actually, last week ko pa to napanood and kahapon or nung isang araw, na-feature na rin siya sa PhilStar at saka sa Inquirer. At ang alam ko sa isang ABS-CBN yata or GMA is na-feature na rin siya dun sa mga page nila. And ngayon, gagawa natin siya ng reaction video para makita nyo din. So, dun sa mga hindi pa nakakita ng video na to para makita nyo rin kung gaano kagaling itong homeless man from Katarman, Northern Samar, kung gaano siya kagaling kumanta. Isa siyang taong grasa. So, taong grasa, yun kasi yung tawag natin dito sa Pilipinas. So, isa siyang taong grasa na kumakanta. At hindi lang basta kanta. Eto, panoorin natin ha. Panoorin natin. O, ito na siya. Wala siyang pangalan eh. Hindi nakalagay yung pangalan niya. Basta nakalagay lang, a homeless man in Katarman, Northern Samar. So yung kakantahin niya is Just Once ni James Ingram. O, diba? Unang linya pa lang yan. Meron siyang moves eh. When you play music. So, kabisado talaga niya yung kanta eh. So, feeling ko singer talaga to dati or kumakanta sa banda, vokalista ng banda. Sarap siguro no kung dito tayo sa studio kuya oh. Oh,
Yun o. Ayos. Shit. Pati yung nagbibideo, napapasunod eh. Kabisadong-kabisado ni Kuya yung kanta. Kasi halos hindi naman siya tumitingin doon sa monitor, doon sa lyrics eh. Oh. Feedback. So kung makikita natin guys, sting ko mabait si Kuya eh. Kasi nung binalik niya yung microphone, nag-excuse pa siya at saka, alam mo yun, nung nag-feedback, inayos pa niya yung microphone. So, alam mong sanay na sanay talaga siyang kumanta kasi yung paghawak niya ng microphone at saka pag bumibirit na siya, yung nilalayo niya yung microphone, alam mo na talagang sanay na sanay siya sa pagkanta. Siguro nga, noon is vokalista siya ng isang banda or talaga nagbabanda siya, kumakanta siya. Hindi natin alam kasi yung pinagdaanan ni Kuya or pinagdadaanan niya ngayon. Pero sa tingin ko, kung maibabalik sa kanya yung music, feeling ko magkakaroon siya ng pangalawang pagkakataon para maging maayos ulit yung buhay niya. Kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon. At sana itong video na to is mapanood din ng mga kamag-anak niya or mga kaibigan niya, mga nakakakilala sa kanya. At sana bigyan siya ng pagkakataon ulit na maiayos. Kasi hindi naman siya imposible. Marami na tayong nakikita sa social media na nagiging palaboy-laboy sa kalsada. Pero nung nabigyan ng pangalawang pagkakataon, talagang nabago ulit yung buhay nila. So kung malapit lang ako dito kay Kuya, pupuntahan ko talaga siya eh. Kaso nga lang, medyo malayo. And sana mabigyan ulit ng pangalawang pagkakataon tong si Kuya na mabago yung buhay niya at maibalik sa kanya. So tingin ko, kailangan niya tong music para maging maayos ulit siya. Alam naman natin na itong music, itong musika, is maraming nagagawa yan sa atin. Lalong-lalo na pampatanggal ng stress, pampagaling, kung may karamdaman tayo, makinig ka lang ng music, kahit papaano mababawasan yung nararamdaman mong hindi maganda. Feeling ko ano eh, hinahanap-hanap din niya yan, namimiss niya yan, kaya siya kumakanta sa mga ganito or nabigyan siya ng pagkakataon, talagang ginrab niya kaagad. And maraming salamat doon sa talagang nag-upload ng video na to kasi hindi natin alam kung saan makakarating itong video na to. And kung sana may mga tao nang tumutulong sa kanya ngayon kahit magbigay man lang ng pagkain or ng matutuluyan ano. And sa nakita natin sa video is mabait naman siguro si Kuya. And wala kasi siyang pangalan dito. And base doon sa nakita natin sa pagkanta niya, yung mga galaw niya, yung dating ng boses niya, konting practice na lang ulit yan, konting hasa na lang yan. Sa tingin ko, magiging magaling din na singer talaga tong si Kuya. At may posibilidad na mabigyan siya ng pagkakataon sa larangan ng musika. And yun lang, kung meron din kayong mga videos pa dyan na kakaiba na kagaya nito, i-share nyo lang. Hindi natin alam kung saan nang pupuntahan yan o na pwede nating matulungan yung mga tao na kinukuhaan natin ng video sa magandang paraan. So, ayun lang sa mga susunod ulit at maraming salamat sa pag-share ng mga videos natin, sa pag-like, and syempre huwag niyong kalilimutang mag-subscribe. And maraming salamat dun sa mga Facebook followers natin, umabot na tayo ng 21,000 and counting. At maraming salamat din sa mga nag-share ng mga videos natin, especially yung video nung Himala, na grabe 5 million views na ngayon. At halos 100,000 yung mga nag-share. Grabe, maraming salamat po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy po kaming gagawa ng mga videos at sana mag-enjoy po kayo. And yun lang, at mag-iingat po tayong lahat. Hindi pa rin po natatapos ang pandemya.